Hi guys! Welcome back to our channel! For today's vlog ay magsha-shopping tayo at mamamalingke bago matulog. At saka gagawin natin yan dito lang sa bahay. Okay, ang gagawin natin ay mag-online shopping tayo. So, mayroong app dito sa phone, yun ang gagamitin natin. So, mamimili tayo online kasi mahirap lumabas ngayon. Simula nung pandemic, talagang bihira kaming lumabas. Kaya dito kami online bumibili. So, yung app na ginagamit namin ay Coupang. I-share namin sa inyo kung gaano ka-convince yung pamimili online. Okay, samahan nyo kami sa pamimili. At ipapakita rin namin yung produkto, syempre, na mabibili natin. Okay, mamili na tayo. Ayan. So, ito na siya. Siya na yung ano, mamimili ng mga kailangan namin dito sa bahay. Yung mga kailangan sa kusina. At saka meron na rin akong dating pinili na ano, na damit. Ayan, kaya nandyan na sa nilagay. Maingay siya. Kasi gusto niya yung camera, kaya lang okay, meron na rin akong ano, piniling ano sa kanya. Kanina, mga damit nito. Yung ano, kasi kailangan niya ng ano, bumili ng mga damit ulit. Walang nagbibigay sa kanya. Kung kailangan talaga niya bumili ng para sa kanya. So, mamimili tayo ng gulay. Gulay. Pampahaba ng buhay. Ayan. Tsaka, ano, magtari busot. Sesong yung busot. Kadalasan yung binibili namin ay ano? Mushroom. Ingay nito kami, baby boy. Okay, ito na ang aming panganaw. Ayan, nakapabili na kami. Nakapili na ng ano, bibihin. So, babayaran na. Okay. Talagang hinihintay ko na siya yung mamili, yung ano, magpindot dyan kasi ano, bahala siyang tumingin kung ilan yung bibili niya. Hanggang saan yung budget. Ako kasi hindi ko alam. Kasi nasa card niya yung budget. Pwede, tinitingnan niya. Ayun, nagreklamo na naman kasi yung damit nga ng aming baby boy bumili ako. Nagreklamo siya kasi ganyan talaga siya. Mabilis kasi lumaki yung bata. Sabi niya, ang dami ng binili mo. Ilang buwan lang nasusukutin. Tapos, ano na, hindi na. Eh, naiisip ko, ano, kailangan talagang bumili kaysa sa wala namang susukutin, di ba? Ang oras ngayon ay alas 8 ng gabi. Darating yung pinamili namin ng madaling araw. So, titingnan natin kung okay naman yung mga pinamili natin. Yung iba doon ay sa hapon pa darating. Pero yung mga pagkain talaga, madaling araw marating. Okay, ngayon guys, ang oras ay alas 5:50 ng umaga. Kagigising ko lang.
So, titingnan na natin yung pinamili natin. Okay, puntahan natin sa labas. Okay, punin natin sa labas. Tingnan natin. Wow. Eto na siya, yung mga pinamili natin. Pagbukas sa umaga, nandito na kaagad yung ating mga pinamili. Ayan. Mabigat. Ito ganito talaga. So, ayan. Ayan. Ito na. Mayroon na sa box. Watermelon. Oh my God. Ito na lang. Ano ba ito? Okay. So, ito na yung mga basa. May basa. Ano kaya ito? Kasi may basa. Okay. Itong pintuan namin, may lakyan. Ayan ang at saka ito, pwede pa siyang ilak. Tatlong lock. So, ito, merong mga nasa bag. Ito, itong nasa box, okay lang yan. Pagka, ano, itatapon yung box. Ito, isinasa uli itong bag na ito. So, nandito yung, ano, papel ng order natin, yung, ano, laman nito. Tatanggalin lang, din itong mga bag, ilalagay ulit sa labas para may kukuha ulit doon. Tingnan natin. Tuna. Nag-order siya ng tuna. Ito yung ano. Tuna. Frozen tuna. Ayan. So, yun lang ang laman ng bag. At saka, mayroon siyang, ano, dry ice. So, ito, hinahayaan lang yan. Dahil natin kunin ito. Lalagay natin sa labas pagkatapos. Then, ito. Tanggalin lang. Ayan. Ito. Ito yun. Si Chai. Sariwa pa siya. Then, mushroom. Ayan. Ito yung zucchini. Mga gulay yung pinamili pa gabi. Karamihan kasi ano, doon na nga kami sa online na mamalingke. Ito naman, ice pack yung inilagay. So, ito, babalik lang din dyan para magamit pa. Ayan. Then, ito, another mushroom. Iba klase naman siya. Masarap ito. Ayan. Ito kasi yung mga gulay na nakakain ng mga anak namin. Madalas kumakain sila. Pero pag ibang gulay, ayaw din. Kaya yung kinakain nilang gulay, yun na lang yung madalas naming bilhin. Ito yung ginagawa ko pag-gising sa umaga. Kapag may pinamili siya, pagkagising sa umaga, eto agad, pinakuha ko dyan sa labas. Minsan, nakakalimot yung asawa ko magsabi sa akin kapag gabi, minsan tulog ako, namili siya. Nakakalimot siya magsabi sa akin na may binili siya, kaya naano siya, na tatagalan dyan sa labas. Pero okay lang naman. Ayun. Kasi may ice din naman ito. May ice pack din naman siya o dry ice na inilalagay. Milk. Fresh milk. Mabuti na lang ngayon kasi yung fresh milk niya, ano, matagal yung, ano nila, expiration yung binigay. Kasi dati, yung ayaw ko lang dito sa online, kapag bumibili ka ng foods, yung expiration, binibigay nila yung malapit ng mag-expire. Eh, dati, bumili kami dalawa nito. Mas malaki pa dito, dalawa. Eh, 3 days lang yung expiration. 3 days lang. Dalawa pa sila pareho. Eh, paano uubusin ng anak ko yung dalawang galon na malaki pa dito in 3 days? Sabi ko, isauli mo kasi pwede namang isauli. Pwede siyang, ano, kagad pwede mong isauli, i-return, papalitan yun. Sabi ng asawa ko, hindi yan pwede isauli. Ngayon, hindi nga kinaya ng bata yung isa. Kahit ako tumulong na pati siya, sa, ano, hindi rin naman kayo mahilig sa gatas.
tumulong na siya sa pag-inom noon, pero hindi pa naubos yung isang galon in 3 days. Ang ginawa, nung expired na, yun, kinontak niya na yung sa online, doon sa app, nag-text na siya doon na hindi raw maganda yung gatas. Expired na raw. So, pinalitan din naman yung gatas. Siguro, naisip ng seller na kapag malapit yung expiration na ibibigay, baka isa uli ulit. So, ayan, medyo malayo na yung expiration niya. Ano ngayon? 12, pwede siya in 8 days kasi sa 20 pa siya mag-expire. So, okay na. Isa lang. Pwedeng-pwede yan. Pero kapag dalawa, sabi ko nga dapat iniisip din naman nila. Na kapag marami yung ano, hindi naman yan mauubos sa isang ano sa nang mabilis na dapat. Ano? Isipin nila, magkaiba yung expiration, mas maganda. Let's try ulit. Medyo maligat. Ayan. Eto yung dalandan. Ayan. So, ayan. Yung anak naming panganay, mahilig doon. Pero yung pangalawa, mahina. Eto yung gustong-gusto ng ano namin. Pangalawa, kiwi. Ayan. Eto, kapag na, nakuha na namin yung laman, ilalagay lang ito sa labas. Kasi kahit anong oras may nag-deliver, may kukuha din nito. So ilagay natin sa labas. So ilalagay lang natin dito. Ayan, kukunin lang ito. Ayan. Bago makaluto ng almusal, ito muna yung gagawin. Ayan. Okay. So, yun ang ating. So, ngayon naman, itong box naman yung buksan natin. Ano ba ito? Nabasa na siya. Tada! Isang malaking box ang laman ito. Mahaba kasi siya. Malaki yun. Ano yun? So, yan. Nakakatawa. Dalawa, magkaibang box. Ayan. Hindi. Ayan. At saka itong isang box. Ano ito? Watermelon. Medyo, ano. Oh, no! Ay, nako. Ito yung hindi maganda kapag ka, ano. Minsan, may nababasag na, ito, kagaya nito. Yung, ano. Pero yung first time namin bumili ng watermelon sa online. Ngayon, ito yung nangyari. Bukas na siya. Baka, ano. Kasi nagmamadali yung mga tao kapag yung nag-deliver, kapag naglagay, parang pabagsak mo ito. Nabagsak niya ito. Kaya ito na yung resulta. Pero okay lang. Ito yung, ano, disadvantage kapag bumibili online. Pero hindi rin naman nila ito sinadya. Okay lang naman ito. Pwede rin namang palitan kapag gusto. Pero ito, kakainin din naman. Gagawing juice. So, hindi na kailangan palitan pa. Yan. So, itong box, itatapon lang din ito mamaya. Yung asawa ko yung tagatapon ng basura. So, eto na yung mga pinamalingki natin kagabi bago matulog. Ngayon, yung order namin, meron doon ng, ano, yung damit pang bata, hindi pa dumarating. Simula nung dumating ako dito, talagang kupang na kami nag-order ng mga kailangan namin kapag hindi kami lumalabas. Ang kagandahan sa online, ganito. Pagising sa umaga, meron ka na. Pagbukas mo ng pintuan, nandiyan na yung kailangan mo. Kung may lulutuin kang almusal, makakahabol. Maganda siya. At isa pang kagandahan, dahil kapag hindi mo nagustuhan yung item, pwede mo siyang ibalik. Pwedeng isa uli. Libre lang yon. Sila yung kukuha dito, ilalagay lang dyan sa labas, at may kukuha dyan. Then, ipapadala pa rin yung kapalit. Yan ang kagandahan. Kapag hindi satisfied yung customer sa binili, pwedeng palitan. Lalo na kapag mga damit. Pwede siyang palitan kapag hindi tama yung size. Pwede mo siyang palitan. So mamaya, pagdating ng damit na binili natin, ay ipapakita ko rin sa inyo yung damit na yun. So ilalagay na natin ito dito sa ref. Eto guys, dumating na yung order namin na damit ng baby boy namin. Alas 5 ng hapon. Subuksan na natin ito. Tingnan natin kung okay naman yung item.
Hapon na dumating ito. Ayan. So, ito. Meron pang ano, maliban sa ano. Pag maliliit na item, nakalagay lang sa mga ganito. Plastic. Ayan. Wow! So, ito yung binili ko. Ayan. Medyo malaki kaysa sa kanya. Pero sinadya ko talaga na malaki kasi nga nagre-reklamo yung asawa ko na mabilis daw lumaki. Ito na lang yung ano ko. Ayan. This one? This one? Ano yung gusto rin ng panganay kaya lang ano, marami pa naman siyang damit. So, kailangan din lang yun. Kapatid, kaya sabi ko sa kanya, unahin natin yung kapatid mo. Kasi, ano, wala nang damit. Ikaw marami pa. Okay naman siya. Naawa rin siya sa kanyang kapatid. Kaya sabi niya, bilhan daw niya yung kanyang kapatid. Walang pakialam, ha? Open. Eto, pwede itong isauli kung hindi magustuhan. Wow! This is for Yejun! Wow! Ayan. Ay, hala, lagot. Ayan o, masyadong malaki. Sa sobra kasing pag-ano ko sa kanya na baka magalit, nilakihan ko na. Ngayon, ang resulta ito talagang malaki. Oh, sobrang laki. Sobrang laki. So, kailangan ko siyang isauli. Kasi ano naman, hindi naman maganda. Ay, nako. Ano to? Parang kay ate niya na. Parang sa ate. Patingin niya, eto. Oh, malaki nga. Kasi ang papa mo eh. So, talaga yung ano. Mareklamo kasi siya na, ano, na mabilis lumaki yung bata. Kaya ako naman, nag-aalangan ako talagang bumili. Kasi ayaw ko lang ano ko. Ayaw ko talaga yung pinagsasabihan ako. Kaya nga gusto kong magkaroon ako ng sariling trabaho para yung gusto kong mabili sa mga anak ko ay mabili ko ng walang ingay. Yan! At miyawo! Miyawo! Masang kan man? Get me see. Tingnan nga natin kung pwede na rin ito. Kasi kapag ano, palitan na lang natin. Palitan na lang natin ito. Maingay yung ano, parang utot. Parang utot yung ano, ingay ng sofa. Oh, don't touch this one. Kasi itong asawa ko, maano siya sa, ano nga eh, nagre-reklamo kasi siya na, ano, mabilis lumaki yung anak namin. Kaya, huwag daw bili ng damit. Eh, tutuloy yung resulta. Ano, pwede na rin? Ay, ako. Malaki. Sobrang laki. So, ang gagawin natin, guys, ay papapalitan natin ito ng small. Kasi hindi talaga siya pwede na isuot ng bata. Sobrang laki. Hindi maganda, di ba? Ay, nako. Mayroon din akong katangahan. Hanggang dito na lang yung vlog natin for today. Maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga hindi pa subscribe dyan, please subscribe na our channel and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang video. Kita-kits po tayo sa susunod na video. God bless!